Too much love can kill you. Sabi nga sa isang kasabihan. Dapat masaya, makulay, at magaan sa pairamdam ang magmahal. Pero nakamamatay din pala kapag nasobrahan. Itong kwento ni Christine Lee Silawan noong 2019 ay kumimbal hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong bansa. Pag-ibig nga ba ang punot dulo ng kwentong ito? Si Christine ay 16 na taong gulang. Kung tutuusin ay napakabata pa niya. Sa ganitong edad, papusok pagdating sa mga nararamdaman at maraming gustong subukan. Sa mga ganitong taon, nagsasaya ang mga dalaga at malayang nagagawa ang mga bagay na gustuhin. Sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Kilala si Christine sa kanila bilang maganda at simple. Kaya naman, hindi rin nakaagulat kung may magkagusto dito. Nagsilbi rin siya bilang isang church collector sa kanilang simbahan sa Sacred Heart Parish. Normal na dalaga lang naman siya gaya ng karamihan. Mahilig siyang makinig ng K-pop, magbasa ng Wattpad, at mahilig din mag-enjoy kasama ng kanyang mga kaibigan sa eskwela. Isang araw, nagpaalam ito sa kanyang ina na mangongolekta lamang sa simbahan. Mga 6 na ng gabi yon, pero uuwi rin siya. Ngunit hindi na ito nakauwi pa sa kanyang ina. Hinanap siya ng kanyang ina na nagtanong pa sa simbahan. Nakumpirmang pumunta nga ito para mangolekta, ngunit umalis rin pagkatapos. Dahil doon, nagtaka na siya kung saan pumunta ang dalaga. Makalipas ng araw, March 11, 2019, ay natagpuan na si Christine sa isang bakanteng lote sa Lapu-Lapu, Cebu. Wala na itong buhay. Kalunos-lunos din ang sinapit. Nagtamo ito ng maraming saksak. Nawawala ang isang parte ng kanyang tenga, dila at lalamunan. At binalatan ang kalahati ng kanyang muka. Nakita na nga ang bungo nito. Nakahubad rin ang pang-ibaba nito. Inisip pa nga ng iba na baka kinain ng mga hayop ang mga nawawalang parte ng katawan nito. Pero nilinaw ng medical legal na malabong mangyari yon dahil malinis ang pagkaatapyas sa kanyang muka. Talaga namang naapanghina para sa mga nagmamahal sa kanya ang sinapit nito. Ilang araw na lang sana ay sasapit na ang kanyang kaarawan. Kahit sino na wala namang ginagawang masama ay hindi dapat makaranas ng ganoong klaseng karumal-dumal na krimen. Binalot ng hinaing at tanong ang pamilya ni Christine. Sino ang salarin? Sino ang walang hiya at walang pusong gumawa nun sa kaawa-awang dalaga? At ano ba ang motibo nito? Panggagahasa lang ba o may mas malalim pa? Umugong at talagang pinag-usapan ang kaso ni Christine sa buong Pilipinas. Pati mismo ang gobyerno sa pamumuno ni Duterte ay kumilos para lang malutas ang kaso. Umabot sa pagkakataong nagbigay na halos ng 2,000,000 pisong pabuya para lang mailitaw o masabi kung sino ang lalaking kasama niya sa CCTV kung saan siya huling namataan na buhay. Nagkaroon ng sariling imbestigasyon ang lokal na pulis sa Lapu-Lapu, Cebu, habang gumugulong din ang imbestigasyon ng NBI. Nagkaroon ng mga sospek, katulad na lang nina Jonas Martel Bueno na hinuli dahil ito ang pinaka-wanted sa lugar dahil sa pag-a-addict nito. Idiniin naman ito na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Wala rin namang nakuhang ebidensya na may kinalaman nga ito sa krimen na ginawa kay Christine. Kumbaga, may alibay siya nung mga oras na nangyari ang krimen. Kaya pinakawalan din ito at hindi itinuloy ang kaso sa kanya. Bukod dito, si John, na di tunay na pangalan, ay isang minor de edad na dating kasintahan ni Christine. Para mapangalagaan ang pagkakakilanlan dito, ay hindi isinawalat ang muka at totoo nitong pangalan dahil nga minor pa. Sinasabi na siya raw ang nakitang sumusunod kay Christine sa kuha ng CCTV pasado 6 hanggang 7 ng gabi. Napag-alaman na naipaghiwalay ang dalaga kay John. Dahil dito ay uminit muli ang usapan sa pagpaslang kay Christine. Husga ng iba ay baka daw dahil sa selos kaya nagawa ito ng binata
dahil nakita rin ang mga chats nila ng dalaga at nalaman na siloso pala ang dating kasintahan. Napag-alaman din na may mga naburang messages sa messenger chat na hindi pa alam kung kailan binura. Sumailalim sa pangangalaga ng DSWD pansamantala ang binata habang gumugulong ang kaso nito. Mariin namang tinanggi ng pamilya ng binata at ng abogado nito ang krimen na binibintang dito. Ika nga, sa panig ni John ay maaari daw silang magbigay ng 9 taon na magpapatunay na wala si John sa lugar na pinangyarihan ng krimen noong mga oras na yon at nasa court lamang to at naglalaro ng basketball. Ang sabi naman ng isang tindero ay bumili raw ang lalaki ng balut sa kanya sa basketball court pagkatapos ay umalis na. Dahil nga sa kaso ni Christine ay nagkaroon din ng mga debate ukol sa kailangan nga ba talagang ibalik ang death penalty sa Pilipinas para sa mga kahindik-hindik na kaso na gaya nito. April 2, 2019. Kinumpirma ng forensic team na ginahasa ang dalaga dahil sa natamong pagdurugo sa loob ng kanyang ari. Maaari din daw na asido ang ginamit sa mukha nito. Sinakal din daw ito gamit ang lubid hanggang sa mamatay. Meron din daw posibilidad na baka 2 tao ang nagtulong para mapatay ito. Nagtamu ito ng halos 30 saksak at halata rin na nanlaban pa ang dalaga para ipagtanggol ang sarili dahil may mga sugat daw ito sa kamay. Nagnegatibo naman sa drug test kay John. Kaya naman, naisarado din ang kaso laban sa kanya. Pinalaya siya mula sa pagkakahawak sa kanya ng DSWD. Natuwa ang panig at pamilya ni John habang labis pa rin ang pagdadalamhati noon ng pamilya ni Christine. Para sa anila ay dapat lang managot at makulong ang may sala. Dahil nga kontrobersyal ang kaso ni Christine Silawan ay muling umikot ang takbo ng mga bagay-bagay nang biglang may hinuli at inamin ang kasalanan ng kanyang ginawa. April 9, 2019, nung inaresto si Renato Payupan Yenes alias Renren. Inamin nito na siya ang pumatay kay Christine Lee Silawan. Nagpanggap umano ito na binata sa isang dummy account sa Facebook para maging karelasyon ni Christine at nagtago sa pangalang CJ Diaz. Naging kontrobersyal ang pag-amin nito at umani ng iba't ibang opinyon mula sa publiko. Ang iba, sinabing scripted umano ang pag-amin nito at baka binayaran lang para akuin ang kasalanan na hindi naman siya ang may gawa. Ang iba naman ay natuwa dahil umamin na sa wakas ang may sala at mananagot ito sa batas. Ngunit nakakapagtaka dahil kahit umamin si Renren ay nag-not guilty plea naman ito sa hukuman kung saan ilalaban niya na siya ay inosente. Base sa pag-amin ni Llanes, sa unang pagkakataon daw ay pumayag ang dalaga na maipagkita sa kanya sa labas ng simbahan nung araw na maganap ang krimen. Pero noong nalaman ni Christine na matanda na pala ito at nagsisinungaling lang gamit ang dummy account ay hindi siya matanggap nito. Pinilit daw ni Llanes na ihatid si Christine kahit ayaw pa nito na magpahatid sa kanya. Sinundan niya ito hanggang sa maarating sila sa bakanting lote. Inaya pa raw niya si Christine na maipagtalik, ngunit hindi ito pumayag, kaya nasampal niya ito ng ilang beses. Umamin raw si Christine sa kanya na hindi na ito virgin at may iba na itong boyfriend, kaya lalong nagliyab ang galit ni Llanes at pinagsasaksak ang dalaga gamit ang gunting. Sinakal niya rin daw ito. Hinubad daw niya ang pangibaba nito upang gahasain, ngunit hindi daw ito natuloy. Dahil hindi rin naman daw siya tinigasan para maituloy ang panggagahasa. Inamin din niya na kaya raw niya binalatan ang mukha nito at inalis ang ilang parte ng ulo dahil ayaw niya raw makilala ng mga tao si Christine kapag bangkay na ito. Para raw mahirapan na tukuyin kung sino ang bangkay. Sinabi rin naman ni Llanes na kaya rin daw niya yun nagawa ay dahil lulong siya sa pinagbabawal na gamot. Sinabi niya na natutunan niya raw ang pagbabalat ng muka at pagtanggal ng ilang bahagi ng katawan ng tao sa mga napapanood niya sa FB. Sabi niya
ay inspired din daw ang kanyang ginawa sa Momo Challenge na usong-uso nung kapanahunan na yon. Hindi na raw kinaya ng kanyang konsensya ang mga bagay na nangyayari at ginawa niya kay Christine, kaya inamin na lang niya ang kanyang ginawa. Matapos nga ang kanyang pag-amin, ay natalo na ito sa kaso kahit pa nag-plead siya ng not guilty. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Akala ng lahat ay mabubulok na sa kulungan si Lianes, pero siya pa rin pala ang may hawak ng kanyang kapalaran. Nakulong na nga si Lianes at kahit papaano ay humupa na ang issue sa kaso ni Christine. Pero ang iilang nasa panig ng dalaga at ng pamilya nito ay hindi pa rin naniniwala na si Lianes o Renren ang pumatay kay Christine. Idinidiin nila na si John pa rin ang may tunay na may sala. Napag-alaman naman ng asawa mismo ni Lianes ang nagtiktik sa pulis upang mahuli ito at naipaghatian sa milyones na pabuya ng gobyerno. Lumipas ang mga linggo, buwan at taon. Taong 2020, buwan ng Mayo, nang biglang muling inugong ang issue ni Christine. Natagpuan na lang kasing wala ng buhay at nakabigti si Lianes sa kanyang selda gamit ang pinagtagpi-tagping damit. Sabi ay sa unang selda raw kung saan ito nakakulong ay tinatakot daw ito dahil doon nakakulong ang tiyuhin ni Christine, kaya naman inilipat ito. Pero siya naman pala mismo ang kikitil sa kanyang sariling buhay. Matapos ang pagkamatay ni Lianes ay nanatiling magulo ang kaso ni Christine. Hindi pa nasara ito dahil may nagdidiin pa rin na dapat igulong muli ang kaso laban kay John. Ang iba naman, sinabing dapat lang na nagpakamatay si Lianes. Marahil ay hindi na raw siguro kinaya ang paglamon sa kanya ng kanyang konsensya. Sa huli, marami pa rin ang mga katanungan na naiwan. Si Lianes nga ba ang pumatay o ang dating kasintahan ni Christine na si John, o baka may iba pa? Parehong selos at obsesyon ang nagsilbing dahilan kung bakit pinatay ang kaawa-awang si Christine. Sa huli ay hindi pa rin nabibigyang linaw at hustisya ang pagkamatay ni Christine Lee Silawan. Tuloy pa rin ang hinagpis ng naiwan niyang pamilya. Lahat ng mga pangarap ng dalaga ay naglaho na parang bula. Panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan muling gugulong ang kaso at hustisya para kay Christine Silawan, ang dalagang binalatan sa Cebu. Magandang araw mga kadiliman. May ilang pagbabago lang po sa ating channel. So formerly, Dark Hub PH. Ngayon, Kadiliman Stories na po. Dahil bukod po sa mga true horror stories ninyo, ay magtatampok din po ako ng true crime stories, haunted locations sa Pilipinas, Pinoy urban legends, at mystery stories. Pakaabangan nyo lang po ang mga pangmalakas nating kwento sa mga susunod pang uploads. Syempre bukod pa yan doon sa mga kwentong ipinadala ng mga senders natin at yung mga based on true events. Ayun po, kaya sabi ko sa isang post ko doon last week sa community, same, pero may ilang babaguhin lang. Huwag kayong mag-alala, ako pa rin to, ang kuy sabab nyo. Kahit pagsawaan nyo pa yung boses ko, walang papalit. At syempre, kadiliman din naman ang tawag natin sa community natin na mga listeners sa channel na to, kaya ito na rin ang ginamit ko. May mga ilang bagay lang ako na gustong subukan, lalo at 3 taon na rin ang channel na to. Kaya gusto ko rin na maapag-feature pa ng ibang atake ng storytelling na related pa rin sa naagisnan natin. At hanggang ngayon, napatuloy pa rin tayo sa pagkukwento kahit back to normal na. Kasi nga, marami pa rin talagang interesado at entertained sa paikinig ng mga kwentong kadiliman. O yun lang po ang update, kaya wag po kayong malito. Ang Dark Hub PH ay Kadiliman Stories na. Kaya sana po ay tuloy pa rin kayo sa paikinig at suporta sa aking channel. Thank you po. Shoutout ko po muna ang ating mga solidong Kadiliman Channel members. Umpisan ko kay Pops Dance Den Show,
Ma'am Delroy Reed Ausan, Brother NCM, Ma'am Janice, Ma'am Melinda Sipat, Ma'am Eriza Miguel, Ma'am Christina Valera, Ma'am Frejas Adventures, at kay Ma'am Dimples Yumi. Maraming salamat po sa inyong dagdag suporta sa channel. Tapos i-shoutout ko rin po ang nakalimutan kong i-shoutout last time na sina Ma'am Ninfa Rosado, Ma'am Joji D, at Sir Jake Aranda. Shoutout din po sa ating mga active commenters at silent listeners. Comment lang sa video na to para ma-shoutout ko rin kayo next time. Ayun lang po. Keep safe, mga kadiliman.